Hello everyone, good day, welcome back to my channel Joy at Home. So ngayon guys, magpropagate ako nitong itong dragon tail or tibatib. Common name po nito is tibatib. Ayan, ang scientific name po nito ay Epipremnum pinnatum. Tapos ito kasi trailing na, oh. Tingnan nyo, oh, gumagapang na siya, paakyat dun. So, gusto ko ma-maintain yung mababa lang siya, ganyan. Mababa lang siya dyan. Tap na mayabong. Kaya yung isa, putulin ko, ipropa na lang natin. Dito ako magkakat, oh. Siguro magkukuha ako ng, magtatap cut, kukuha ako ng mga 1, 2, 3, mga 4 na dahon. Ayan, may ugat na siya dun guys. Oh. Kumakapit na siya sa dingding. Ito. Oops. Hello. Ayan, oh, ayan. Ito. Ang gagawin ko nito guys, ibababad ko lang yan sa tubig hanggang sa dumami na yung ugat niya. Saka ko ulit itatanim sa lupa. Sa patong kupon dito. Kasi meron pa ako nakitang isa pa na gumagapang. Ay! Nahulog na tuloy. Oh. Ito guys, yung nakuha ko na tibatib din sa likod bahay namin. Ayan. Nagyabong na siya. Ayan, meron pa siyang isang trailing dun, oh. Magabang na paakyat. Ayan. Putol ko dun. Saan kita putulin? Ayan, dito. Epipremnum pinnatum. Hindi ko lang tama ang bigkas nun. Basta yun na yun. Ayan. So, ayan guys. Meron siyang tatlong dahon. Ayan. Pag dito kayo guys, yan. Dito kayo banda nagputol. Baka hindi mabuhay. Ganyan. Kasi sobrang lambot pa ng ano. Kaya ginagawa ko yan. Bilang kayo ng 1, 2 nodes. At least 2 nodes mula dun sa taas. Para mabuhay. Tapos, ayan, ilalagay ko to sa tubig. Tara. Ayan, hello po sa aking magulong harapan. Ayan. Ito. Ayan o, ito guys o. Kinuha ko to last week. Ayan. Ayan o, ito guys, so kinuha ko to sa ano. Meron ako nito, meron akong tanim nito dito sa bakuran ko. Nagtanim ako para meron ako lagi pagkukunan. Oh. Ayan, nakita niyo. Ito naman, ayan, naputol tayo kanina. So, ayan, ito yung ginawa ko, ganyan. Lalagay lang natin siya sa tubig. Kailangan yung tubig na paglalagyan niyo po, lagi malinis. Oh, pagka dumumi na yung tubig niya, ano niyo, tanggalin niyo na. Palitan nyo yung tubig kasi yun yung nagiging dahilan ng pagkabulok ng mga ano yun, yung dulo na yan mabubulok pag madumi yung tubig. So dito lang, pag ito humaba yung ugat ng mga siguro mga about, kasi dumami na yan, dadami yan, oh, yung mga ugat na yan. Saka ko siya itatanim sa lupa. So ganun lang guys, ganun lang kadali nito mag parami. Dali lang. Parang ano lang. Para lang kayong nagtatanim ng golden photos na maliliit. Yung golden photos, ganyan lang din ako magano. Yung sa maliliit. Hindi ko lang na video. Pero, ganun lang siya. Babad-babad lang sa tubig. Ayan. Puntahan natin yung tanim ko na ano, na dragon tail. Dragon tail or Epipremnum pinnatum. Ewan. So, ayan. Teka lang. Pasilip na. Ayan, oh. Nagtubuan na yung mga ano natin, oh. Gabi-gabi. Ayun, oh. Yung sinasabi ko sa inyo na kumuha na ako ng nagtanim na ako dito sa gilid nitong dati naming kulungan ng baboy at kalat. Oh. Ayan. Oh, ito yung pinutol ko last week. Yan. Yan ako nagputol, oh. Yan. Tapos ngayon, sasahaan naman yan ng panibago dyan. Kakat ko ulit dito pagka meron ang tumubong ganun. Ayan, katulad nito. Ayan o, tumubo na naman siya guys. Diba?
Ano bakit lalapitan natin. So, ayan. Ito, kung napansin nyo, ayan, di ba yung pinutulan ko na to? Wala na yung sa binenta ko na yung ayan, guys. Naputol ulit tayo kanina. Ayan. Ito, yan yung kinuha ko na dito yung nakakapit dyan. Ayan, kinap ko na yan. Kinuha na natin. So, kapit na kapit. Ayan yung ugat niya, oh. Ang bilis lang. Kasi tag-ulan ngayon. Ayan, guys. Kung ito nasa wild, sa mga puno, ganyan, nakakapit yan na ganun, oh. Yan, akit-akit lang sila ng aakyat. Ayan, ang dami ng fenestration ng ano, ng dragon tail. Ayan po, pag juvenile ang dragon tail, ang ano niya, ang dahon niya, ito. Ayan, nakikita niya yung mga mahahaba na yan. Oh. Ayan ang juvenile niya. Tapos, sunod niyan, magiging parang ganito. Oh. Minsan, isa pa lang yung split. Ayan, mapapansin niyo, next na step niyan, ayan, split niya, isa lang, ito. Ayan, sunod, ayan. Hanggang sa pag nag-mature na, na diba, ayan o. Oh. Hanggang sa nag-mature niya, padami ng, padami yung mga hiwaan niya o yung tinatawag na fenestration. Ayan po. Ayan. So, ayan guys. So, yan po mga plantitas. Ito na yung pinutol natin na dragon tail after ng mga isang linggo. Check natin yung ugat ng ating dragon tail. Ayan po o. Oh. Ayan. Ito nakikita niya na white. White na ugat yan, yung mga bagong ugat na yan. So, ito, pwede na natin ito na itanim sa lupa. Ayan. Actually, pwede nyo naman na itong idirekta sa ano eh, sa lupa pagkaputol. Ayan. Kasi may mga ugat na yan na maliliit dito. Kaya nadagdagan pa sila lalo ng ugat. So, pwede na natin itong itanim. Ayan. Ito pa yung isa. Ayun, nakikita niyo po yung ugat na yan na mga, basta pagka sa tubig po kayo nag-propagate, nakikita niyo yung mga bagong ugat na yan na yung kulay puti na yan. So, itanim na natin to sa paso. Para tuloy-tuloy na yung kanyang pag-ano, tuloy-tuloy na yung pagtubo niya. Tanim ito guys, ito ano lang to yung lupa doon sa ordinary garden soil na may halo na compost. Ayan, mataba na po yan. Ay, importante buhaghag yung inyong lupa. So ito na po yung dragon tail natin. Kung gusto nyo na mayabong yung ano, yung sa isa nyo na paso, magtanim po kayo ng dalawa na cuttings kanyan oh, para bunga agad siya. Ayan, kung napapansin nyo guys, yung ano niya, yung dahon nitong ano to ay hawig siya sa ano, sa monstera. Ayan, kaya nga ito ay tinatawag na 4 months monstera. Yung iba naman ang tawag naman po dito ay monstera ambisyosa. Ayan, ayan, kaya 4 months monstera kasi mabibili nyo lang to sa halagang ano, 100 per cuttings na mga ganyan. No? Yung may mga dahon na stable na, 100 lang yan. Kaya yun, makikita nyo sa mga tabing daan, may mga nagtitinda yan. Ayan. Dapat lang, tandaan nyo lang na pagkagantong parang elongated o mahaba yung dahon, yan po ay dragon tail or epipremnum pinatum. Hindi po yan monstera. Monstera ambisyosa lang. Ayan, tanim na natin dito. Ayan, pagsasama-samahin ko na siya ang dalawa. Itong dalawa lang. Itong dalawa. Ito, bubukod ko ito. Itong dalawa pagsasamahin ko sa isang pot para bunga na agad yung ano niya. Pagtubo niya. Ito guys, trailing ito. So, kung sa paso niyo po nakatanim, maglagay po kayo ng coco pole. Lalo pagkaganyan. Ito, trailing na to. Oh. Saglit lang to. Trail na talaga ito. Ayan. Maglagay po kayo na kakapitan niya o coco pole. Pwede kayo makabili ng coco pole sa mga garden shops. May mga tinda dyan. Ano lang yan. Mura lang yung coco pole. Pwede rin po kayong gumawa.
Ayan, pwede rin po kayong gumawa ng inyong DIY cuckoo pole. Meron po akong video on how to make DIY cuckoo pole. Lalagay ko na lang po ang link sa description below. Ayan. So, at dahil ito ay dragon tail o yung mga gumagapang, maganda guys na lalagyan natin sila ng ganito, yung mga bunot. Ayan. Kasi itong ganitong halaman, gusto nila yung parang humid yung paligid nila. Kaya ayan, ito yung ano, matagal kasi ito matuyuan eh. Pagka nagdilig kaya, so parang may dagdag silang parang mamasa-masa yung paligid nila. Ganyan kasi yung natural ano nila sa wild. Katulad nga nung naikwento ko sa inyo nung una, ito po ay itong dragon tail ko po na to ay nakuha ko dyan sa parang maliit na sapa na galing sa bundok. Ayan, ang dami niyan. Hindi ito, ito po ay native dito sa atin sa Philippines. Marami po tayo nito. Hindi pa po ito endangered species. Kasi kahit ito po ay itatapon lang sa ano, sa, ayan, basta kahit maputol siya, tapos tapon nyo lang sa basurahan. Basta hindi siya masunog, mabubuhay po ito. So, ayan, ito na yung isa nating Monstera Ambiciosa. Ay, hindi pala. Epipram ng pinatum. Ayan, o, bunggang-bunga, o. Bunggang-bunga na siya. Medyo secure lang natin para hindi siya tumba. Ayan, tuloy-tuloy lang po ang paglaki niyan. Tuloy-tuloy lang yan. Tapos, ito namang isa. This one, marami na siyang ugat. Ano po to? May bumili nito, kaya hindi ko na siya itatanim sa lupa. Pag ship ko nito, lalagyan ko lang po siya ng itong, yan, ng moist na ganito. Para siya mag-survive. And itong isang malaki, ayan, itanim na natin to para tuloy-tuloy na yung kanyang ganda. Ayan. Dito ko lang siya muna sa ano. Sa ganito. Nakareserve yan kung sino gusto bumili. Ayan. Abangers yan. Abangers yung isa natin dragon tail na ito. Yun lang po para sa ating video for today. Bye bye guys. Don't forget to subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking future videos.